sa pagkising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ibang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, sabisyon totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Igan sa Lunes, November 1, inaasahan papayagan ng pumasok sa Baguio ang mga turistang fully vaccinated contra COVID-19. Yan ay kapag tuluyan ng niluwagan ng quarantine classification sa lungsod. Nauna na po roon si Darlene Kay at mga ngamusta tayo. Darlene! Igan, good morning. Ma-enjoy na nga muli ng mga turista ang lamig ng Baguio City dahil simula Lunes, November 1, inaasahang makakapasok na uli yung mga turista rito, kasama ang mga taga-Metro Manila. Meron lang siyempreng ilang requirements. Sa ngayon, mga APOR authorized persons outside of residence, Baguio residents, returning OFWs, at mga may essential travel lang ang pinapayagang makapasok sa Baguio City. Pero hindi pa rin basta-basta makakapunta rito. Kailangang dumaan sa checkpoint at triage. Dito ipapakita ang mga kaukulang dokumento gaya ng QR code, valid ID, proof of residence, travel order o kaya ay kahit anong patunay na APOR o may opisyal na pakay sa Baguio. Inabutan namin sa triage ang isang grupong ito na taga Nueva Vizcaya. Pumunta silang Baguio dahil may kailangan daw asikasuhin para sa trabaho. Kasi kailangan po namin, mga permit po ng ating operation. Naintindihan po natin kasi yun yung ano eh, yung parang protocol ba, requirements. So kailangan sundin. We understand naman yung process nila para for safe ano po. Pero simula Lunes, November 1, inaasahang pwede na rin ang mga turista rito. Yan ay kapag naibaba na sila sa mas maluwag na quarantine classification. Technically right now, we're still under GCQ with heightened restrictions. And dun sa last announcement kasi that will last until October 31, yung classification na yon. But since last week, we already received informal confirmation that we will already be declassified to a lower classification. We're just waiting for the formal announcement. Pero mga fully vaccinated lang ang pwede dito. Ang mga edad 12 to 17, kailangang magnegatibo sa antigen o RT-PCR test. Ang mga edad 11 pababa naman, pwede ring itest kung papayag ang magulang o guardian. Kailangan ding mag-register sa Visita website isang araw bago ang pagpunta rito. Dito makukuha ang QR code na hahanapin sa checkpoint at triage. 2,000 turista lang kada araw ang papayagan. Igan, para sa mga gustong pumunta rito, ang pwede niyong gawin pala, ngayon pa lang, habang hinihintay niyo yung November 1, pumunta na kayo sa Visita website. Mag-register na kayo doon at mag-book na kayo ng accredited hotel. Dahil bukod sa inyong vaccination card, yung 2 lang naman yung major requirements para makapasok na kayo dito. Para pagdating ng next week, pwedeng-pwede na kayong pumunta dito. Yan ang unang balita dito sa Baguio City. Ako po si Darlene Kay. Buong puso para sa Pilipinas. Nakahanda na rin po ang PITX para sa mga gusto makauwi sa mga probinsya para masulit ang long weekend ngayong undas. At mula sa Paranaque, may unang balita live. Si Bam Alegre. Bam, good morning. Ivan, good morning. Sarado man ang mga sementeryo, pagkakataon itong long weekend ng undas para makauwi ang ilan natin mga kababayan sa kaniga nilang mga probinsya. Madaling araw man, hindi humihinto ang pagdating ng mga pampasaherong bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Biyernes bago ang long weekend ng undas. May sapat na panahon ng ilan para makapiling ang mga mahal sa buhay sa iba't ibang karatig probinsya ng Metro Manila. May pagkakataong magpahinga mula sa stress ng lungsod at umuwi sa kani-kanilang bayan. Pero paalala, huwag ipahinga ang pagsusuot ng face mask sa ma-terminal, pati ang pagsunod sa health protocols. Mga biyahe pauwi ng Batangas, Cavite, Laguna at Bicol Region ang narito sa PITEX. Gate 1 ang Bicol Trips, bukas ang reservation booth mula alas 8 ng umaga. Gate 3 ang mga biyaheng Cavite via Aguinaldo Highway. Gate 6 naman ang via Cavitex. Alas 4 ng umaga ang unang biyahe. Gate 5 ang biyaheng Laguna, habang Gate 7 ang mga rutang Batangas. Si Arlene Caneco dito sasakay para makarating sa Batangas Port
ang gateway niya pauwi ng Mindoro. Bitbit niya ang anak na 3 taong gulang. Di alintana na mahigpit ang requirements basta magkasamang makabiyahe. Kasi mag-uundas na, then kukuha ko ng kasama sa bahay. Swab test. Bago swab test din sa anak ko, then kailangan may S-pass bago katanggapin na, bago ako makapasok sa Mindoro. Ivan, ito yung nakikita ninyo ngayon, yung live na situation dito sa PTEX. May pila, naghihintay itong next na masasakyan dito sa Gate 5. At sa kabutihang palad ay wala tayong nakikitang gaanong build-up ng mga tao dahil patuloy yung pagdating ng mga bus. Kaya kung ano yung dating ng mga tao, ay nababawasan agad dahil tuloy-tuloy ang mga biyahe. Live mula rito sa Parañaque, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Isang araw na lamang bago ang deadline ng extended voter registration, pero tila hindi maubos-ubos ang gustong magparehistro. At live po mula sa Novaliches, Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, kamusta ang pila dyan? Connie, good morning. Ngayong umaga ay wala ng pila dahil pinapasok na sa mall. Kanina yung mga nakapila simula pa kahapon ng hapon sa isang mall dito sa Novaliches sa Quezon City. Pero ilang oras na nagsasaga sa pila para yung mga umahabol para makapagparehistro. Yung iba nga kahapon pa nandito dahil palagi daw silang inaabutan ng cut-off. Kagabi pa lang ganito nakahaba ang pila ng mga magpaparehistro para sa eleksyon 2022 sa tapat ng isang mall sa Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City. Nasa unahan ng pila si Mang Danilo na alas 5 pa lang ng hapon nagtungo na rito. Nag-leave na raw siya sa trabaho ngayong araw para lang makapagpareactivate ng registration records. Sayang naman yun, kung hindi kami magpag-registro, hindi kami makaboto. Sayang din yung boto namin. Si Norma pa nga 3 beses na raw pumila dahil palagi siyang inaabutan ng cut-off. Nagdala na siya ng karton para may maupuan. Mahirap po, kagaya ngayon po. Kanina alas 7 po kami nandito. Inantay namin yung may pila. Pagdating namin, volume na naman. Ganito na naman kadami. Matyaga rin sa pila ang grade 12 student na si Princess, kasama ang kanya mga kapatid. Nagbaon na sila ng mga pagkain dahil inasahan na raw nila ang ilang oras na hintayan. Busy daw siya sa online class kaya ngayon pala makakapagparehistro. Sobrang halaga po sa amin na ito. Since Gen Z, parang tayo yung bagong ano ngayon, yung bagong generation. Kaya po, kailangan din talaga po. Bukod naman sa online class, palagi raw naabutan ng lockdown ang first year college student na si Christine, na dati pa raw gusto magparehistro. Sobrang halaga po kasi, na hindi lang po for me, for the next generation din po siguro. Kasi gusto ko rin pong may changes sa bansa natin. May mga pulis naman na nagpapaalala sa mga nakapila na sundin ng health protocols, lalo na ang physical distancing. Samantala, Connie, pasado alas 4 na madaling araw kanina nang pinapasok sa mall ang mga magpaparehistro. Tinatakan sila ng gwardiya habang tumulong din ang mga taga-barangay sa pagpapaayos ng pila. 300 lang po ang pinapasok. Ang ilang hindi nakapasok, sama-samang nagtungo sa harapan ng mall, hindi na nasunod ang physical distancing. Yung iba ay umuwi na lang habang may ilan naman na maghihintay pa rin daw at magbabaka sakali. Magbabaka sakali na lang kung pwede pa. Tsaka di rin ata nag-verify kung exclusive talaga siya for District 5. Kasi baka may ibang district na naka-mix up sa pila. So maghihintay pa rin po yun? Opo. Kung maaari po sana, dagdagan nila yung 300 slot kasi ang daming gusto pang bumoto. Connie, sa mga oras ito ay wala ng pila dito sa tapat ng isang mall sa Novaliches sa Quezon City. Pero meron tayong mga nakita na mahigit sa 10 pa na nagbabaka sakali na sila makakakuha pa rin ng slot. Pero paulit-ulit na sinasabi ng mga gwardiya nitong mall, maging ng mga pulis at mga taga-barangay na nagbantay dito na hanggang 300 lang talaga yung cut-off. Alas 8 pa ng umaga magsisimula yung voter registration. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Kahit wala pang inaanunsyo mga opisyal na kandidato, nagkahamon na ang ilang presidential aspirant na magharap-harap sa debate. Kaya ang COMELEC naghahanda na. Tatlong face-to-face na debate raw ang plano ng COMELEC. Ikaw, Igan, ano ang gusto mong pagdebatihan nila kung sakali? Ba, siyempre itong pandemic. Ano bang mga plano nila? Kasi sila yung ipapasa ng kasalukoy administrasyon, yung mga naiwang programa. So, yung iba kasi, di ba, pag nagpalit na, hindi na tinutuloy eh. Oo, ang kaso nandiyan pa ang pandemya. At sabi ng WHO, hindi pa daw tayo tapos ha, matagal-tagal pa. O kaya tanungin na natin ang ating mga kapuso, kung kayo ho ang tatanungin, ano-ano ang mga gusto ninyong matalakay sa presidential debate? Solusyon sa iba't ibang problema ang, ito na. Ang gusto marinig. Oo, gusto marinig.
At sa Ivan, pakibasihan sa pagpili ng kanilang iboboto. Mabigat ang haharapin problema ng bagong uupong Pangulo. Naku po, si Raquel Manahan Katindig ang gustong malaman yung solusyon sa pataas sa presyo ng petrolyo at ng mga bilihin. Kaya din ang gustong matalakay ni Hannah Villanueva Jones. Gusto niya ring malaman ang plano ng mga kandidato tungkol sa COVID-19 response ng bansa. Ngayon din kung paano pabibilisin ang mga transaksyon sa gobyerno gaya ng pagkuha ng mga valid ID. Si Sonla Espanyo naman gustong malaman kung paano nila ibabangon ang ekonomiya. Paano tutulungan ang mga nawalan ng trabaho. Dapat din daw pag-usapan ang sektor ng agrikultura. Tulong sa mga magsasakarin naman ang nais ni Manzano Bernadette Orlanda na mapag-usapan. Sobrang mahal daw kasi ng mga abono at binhi, pero mura lang na ibinebenta ang mga produkto. Si Rosalie naman gusto raw marinig mula sa mga kandidato ang stand nila sa issue sa mga pinag-aagawang teritoryo. Dumating po sa bansa kahapon ang karagdagang 1 million doses ng bakuna ng Pfizer at 896,000 doses naman ng AstraZeneca. Dahil dito, lampas 100 million doses na ang natanggap na bakuna ng Pilipinas. Pero may mahigit 200,000 doses naman ng Moderna ang malapit na pong mag-expire. May unang balita si Corinne Katibaya. Alas 8.22 kagabi nang lumapag ang Air Hong Kong flight LD456 sa NAIA Terminal 3. Sakay ang halos 1 milyong bakuna ng Pfizer na binili ng gobyerno. Nauna rito, dumating din kahapon ang 896,000 doses ng AstraZeneca vaccine na donasyon mula Japan. Dahil dito, umabot na raw sa 100 million doses ang COVID vaccine ng pamahalaan. Ayon kay Vaccine Czar Secretary Galvez, sapat na ito para sa target na population protection. Today, we celebrate another milestone in our national vaccination program. We are pleased to inform the Filipino people that as of today, the country has received a total of 100,528,840 COVID-19 vaccine doses. Nasa 57 million doses na raw ang naitrok na bakuna. Sa bilang na ito, mahigit 31 million ang nabakunahan ng first dose, habang 26 million ang fully vaccinated na. Gayunman, malayo pa ito sa target na mahigit 70 million para maabot ang herd immunity. Aminado si Secretary Galvez, nahihirapan sila sa rollout ng vaccine sa mga probinsya. Isa sa dahilan ay sensitibo raw kasi ang handling ng Pfizer-BioNTech at Moderna vaccines. Remember that most of our municipalities are geographically challenged. We will travel hours going to the north. And the sensitivity of the Pfizer is that once you have delivered the Pfizer, there are only 3 days that you will administer that. So the logistical challenge is very complicated geographically, and also the sensitivity of the doses have really made our deliveries very, very challenging. Ayon kay Galvez, nasa 40 to 50 million doses pa ang inaasang matatanggap ng bansa bago matapos ang taon. Tiniyak niya na walang masasayang na bakuna. Ito ay kahit pa may 200,000 doses ng Moderna ang mag-expire na sa Nobyembre. At may 4,000 doses din ng AstraZeneca vaccine sa Region 3 na mag-expire naman ngayong buwan. We are on it. The 4,000 is being inoculated as second dose. So we don't have a worry that we will be having a wastage. Yan ang unang balita. Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipino. Ngayong darating na ang undas, magiging maayos ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, mababa po ang tsansa ng ulan sa Kamaynilaan sa November 1 at 2. Asahan naman ang pag-uulan sa Lunes, All Saints Day, sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Mimaropa Region, Bicol at maraming lugar sa Visayas at Mindanao. Sa darating na Martes, All Souls Day, uulanin muli ang ilang panig ng Cagayan Valley Region, Quezon, Mimaropa Region at halos buong Visayas at Mindanao. Inilabas ng Department of Labor and Employment ang mga panuntunan sa pagpapasweldo sa mga holiday ng Nobyembre. Sa November 1 na special non-working holiday, no work, no pay. Kapag hindi nagtrabaho, ang empleyado, wala. Maliban na lang kung may polisi ang kumpanya na may sweldo kapag special holiday. Sa magtatrabaho naman, may makukuhang karagdagang 30% ng kanyang sweldo ang empleyado sa unang 8 oras. At kapag nag-overtime, may dagdag na naman yan, 30% ng kanyang hourly rate ng araw na yun.
Kung rest day dapat pero nagtrabaho karagdagang 50% ng kanyang sweldo ang matatanggap niya sa unang 8 oras. At kung nag-overtime, may dagdag po yan na 30% ng kanyang hourly rate ng araw na yon. Sa magtatrabaho naman sa November 2 na special working holiday, wala pong premium pay para sa empleyado dahil kinokonsidera itong ordinaryong araw. Sa November 30 na isa pong regular holiday, may sweldo pa rin ang empleyado kahit hindi siya nagtrabaho. Kung magtrabaho naman, makatatanggap po siya ng doble ng kanyang basic na sahod sa unang 8 oras. Kapag nag-overtime, may karagdagang 30% ng kanyang hourly rate sa unang 8 oras. Pero kung rest day at nagtrabaho, may karagdagang 30% ng sweldo mula sa double pay sa araw na iyon. At kapag nag-overtime, may additional na 30% ng kanyang hourly rate ng araw na iyon. Simula ngayong araw, sarado na rin po ang mga sementeryo sa mga probinsya. Yan ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Caitlin, good morning! Maris, kasabay ng pansamantalang pagsasara ng lahat ng mga sementeryo sa buong bansa simula ngayong araw hanggang November 2. Namomroblema naman ang mga nagtitinda ng bulaklak kung paano nila mababawi ang kanilang puhunan. Ilang nagtitinda ng bulaklak sa Iloilo ang umalma sa mahinang kita bago pansamantalang isara ang mga sementeryo. Halos walang bumibili sa kanila sa loob ng Haro Plaza na designated area para sa mga flower vendor. Kaya naman dumiskarte na lang sila na ialok ang mga panindang bulaklak sa mga dumadaang sasakyan sa labas ng plaza. Wala talaga. Hindi naman pwede na hayaan namin na malantao iuwi sa bahay kaya gumawa na lang kami ng paraan. Kapag hindi ito nabili, talagang lugi kami. Maaga namang naghintay sa bus terminal sa Dagupan City si Manong Jerry para bumiyahe pabalik ng Maynila. Nabisita na raw niya ang mapuntod ng namayapang mahal sa buhay. Pero dismayado siya dahil hindi pa rin diretso ang biyahe papuntang Maynila. Dapat diretso na nila. Ang ganda ulang, dapat diretso ng Cubao. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, para sa mga magbabiyahe patungong Cubao mula sa Dagupan City, bababa sila sa Tarlac at mula Tarlac sasakay muli ng isa pang bus pa Cubao. May biyahe na rin ng Baguio o Longapo at San Fernando City, Pampanga, Cubao. Kung dadami pang bilang ng mga pasahero, may nakahanda na raw na karagdagang bus. Nasa 50% ang seating capacity sa mga bus, pero hinihintay ng mga bus company ang abiso ng National IATF kung dadagdagan ito. Yung negative antigen test result, masandali lang yun eh. Ang mahirap lang po dyan, yung S-Pass, 3 days bago ma-approve. Sa Cebu City, namigay kahapon ng LGU ng coupon sa mga nagtitinda ng mga bulaklak, kandila at iba pa sa labas ng mga sementeryo. Gagamitin ang mga nasabing coupon sa pag-claim ng isang sakong bigas ngayong araw sa tanggapan ng DSWS ng lungsod. Ang kanyang coupon, sir, regarding ni sa mga vendors dali sa cemetery nga naapektuhan, mo ni ang gihatag sa Cebu City Government nga kuan bugas nga 50 kilos ato 50 kilos. Una nang nagpayag ang mga nagtitinda na wala na silang makain dahil sa pagsasara ng mga cemeteryo. Salamat lang talaga ang aming masasabi dahil sa aming pagtitinda dito na pahirapan. Mas pinahigpit naman ng LTO Bicol ang kanilang offline biyaheng Ayos Undas 2021. Dumadaan sa masusing inspeksyon ang mga pribado at pampublikong sasakyan habang binibigyan naman ng citation ticket ang mga nakikitaan ng paglabag. Maliban dito, mahigpit ding tinututukan ng naturang ahensya ang mga gumagamit ng peking dokumento gaya ng negative swab test result. Road safety ang focus namin. Kumbaga kung incidentally, may nahuli tayong koloro, edi so be it. Kaya nga, dinidiscourage namin na mag-violate o mang-oloro mang isang gustong mamasada. Kung gustong mamasada, kumuha po ng proper permits. Maris, mahigpit pa rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga sementeryo para masiguro na walang makakapuslit na makapasok. Kasama na din dito ang mahigpit na pagpapatupad ng health and safety protocols. Maliban dito, mahigpit din ang seguridad sa mga resorts, lalo na at long weekend ngayong darating na undas.
Yan ang latest mula sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Maris? Maraming salamat, Caitlin Revilla. Sa mga kapuso nating driver, mag-ingat sa laglag plaka modus na nahuli cam sa Muntinlupa at Parañaque. Ang siste, may kakatok sa sakyan mo para sabing nalaglag ang plaka mo mula sa likod. At pagbaba mo, sabay bukas ang pinto para tangayin ang mga mahalagang bagay na nasa loob ng iyong kotse. Lagi una ka sa balita ni Jonathan Andal, exclusive! Habang nagpapark ang SUV na ito sa tapat ng isang fast food store sa Parañaque City nitong Lunes, isang lalaki ang makikitang pumwesto sa likod nito. Sunod ang pagdating ng tatlong babaeng nakapayong. Hindi nakita sa CCTV pero kinatok noon ng lalaki ang driver ng SUV at sinabing nalaglag ang plaka nito sa likod. Habang hindi pa lumalabas ang driver, isa pang lalaki ang nakaabang naman sa kabilang gilid ng sasakyan. At nang makitang lumabas na ang driver, mabilis nitong binuksan ang passenger door. Kinuha ang bag ng driver, saka ipinasa isa-isa pang kasamahang babae. Mabilis nakasibat ang grupo. Habang ang driver naiwan sa likod ng sasakyan, tinitignan kung totoong nahulog nga ang kanyang plaka. Ayon sa Parañaque Police, laglag plaka ang tawag sa modus na ito. Yung ginagawa ng mga grupo na yan, tumitsembo sila ng mga sasakyan. Tapos sasabihan yung driver na may nalaglag dun sa likod. Pitong individual ang nakita ng pulisya na magkakasabwat noon. Gumagamit sila ng payong para itago sa mga tao sa paligid ang kanilang modus. Ang natangay nila sa biktima, isang mamahaling bag, wallet at cash na 20,000 pesos. Pero hindi pa pala doon natapos ang modus ng grupo. Dahil nung araw din yun, tatlong oras lang ang pagitan, sunod naman silang nakunan ng CCTV sa parking lot ng isang establishmento sa Muntinlupa City. Pareho ang kanilang mga suot, pareho ang kanilang modus. Paglabas ng driver, siya na namang salisin ng mga kawatan. Gym bag na may lamang mga damit at mamahaling earphones ang nakuha naman sa pangalawang biktima. Hindi naman marap sa camera yung dalawang biktima, pero ang kwento nila, nung pagpunta nila sa likod ng kanilang mga sasakyan, ganito yung kanilang nakita. May mga barya at 20 pesos na papel malapit doon sa kanilang plaka na sa tingin nila nilagay ng mga kawatan para malito sila at matagalan dito sa likod habang sila'y sinasalisihan doon sa harap. Huwag po silang maniniwala kaagad sa mga ganong kumakatok sa mga sasakyan nila. Lalo na sa panahon ngayon, sir, at maraming mga manluloko dahil sa nalalapit na Kapaskuhan. So far, sir, inimbestigan pa namin ito. Itong unang balita sa Parañaque City, Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipinas. Sa Panabo, Davao del Norte, isang delivery rider ang pinagbanta ang saksaki ng kanyang customer na hindi nagustuhan ang natanggap na order. May unang balita si Argil Relator ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Gano'n mo nung kuwan, ma'am. Gano'n return refund, gano'n nga kuwan, ma'am. Di, ihatag na na doy. Kaya di lang mo nawatun ka muna, bahala na doy. Sir, dili mo nga mo makuha ko na sir, kaysa customer mo na ikon sir, itawag ko muna sa customer service good sir, kaysa sila raman mismo mag-repan niya. Ito ang pagpapaliwanag ng delivery rider ukol sa item na idiniliver nito sa isang mag-asawa sa Panabo City sa Davao del Norte. Ayon sa mag-asawa, hindi umano tama ang kanilang natanggap na parcel at gusto nila itong isauli. Ayon sa delivery rider, ang mag-asawa na ang dapat magproseso ng return refund policy sa online shopping app dahil delivery lang ang saklaw ng responsibilidad dito. Balik lang, good sir. Balik! Stay in with Inaawat pa ng babae ang kanyang asawa na may dalang gunting. Ngunit patuloy ito sa pagbabanta sa rider na ibalik ang perang ibinayad na nila. At wala nang nagawa pa ang rider, kundi ibalik ang pera sa mag-asawa. Sa panayam ng GMA Regional TV sa delivery rider sa pamamagitan ng chat, ikinuwento nito na kumalma na kalaunan ang lalaki matapos siyang pagbantaan at akmang sasaksakin. Kinuha ulit ang parcel at ibinalik sa kanya ang perang pangbayad ng mag-asawa.
Ayon sa delivery rider, na 5 buwan pa lang sa nasabing trabaho, nakaramdam siya ng takot ng akmang sasaksakin ng lalaki. Mahigit 300 piso ang halaga ng parcel, ngunit malaki na umano itong halaga sa kanya kung siya ang sasalo ng bayad ng customer. Kinumpirma naman ng DepEd Panabo City Division na isang bagong promote na public school district supervisor ang nasabing lalaki sa video na kuha ng rider. Pagkakaroon na issue na sa iya ang kadtong show cause order, and then by tomorrow siguro kasi nahana siya ay report in writing, then makonsolidate na sa legal unit as of now ang iyahang mga testimony sa iyang side. Inaayos na din ng rider ang paghahain ng kaso laban sa nasabing opisyal. Hindi naman makontakt ang mobile number ng nasabing DepEd official, ngunit bukas ang GMA Regional TV sa kanyang panig. Sa susunod na linggo na po, magsisimula ang bakunahan ng lahat ng 12 to 17 years old kahit walang karamdaman. November 3 sa Metro Manila, habang November 5 sa nalalabing bahagi ng bansa. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje, ang mga batang walang karamdaman ay babakunahan sa mga regular na vaccination site. Sana raw ay makapaglaan ang mga lokal na pamahalaan ng hiwalay na lane o silid para sa kabataan. Iminumungkahi naman nila na turukan sa mga ospital o malapit sa ospital ang mga batang may sakit. Nilinaw naman ang DOH na pinaplano pa lamang ang pagbibigay ng karagdagang dose o boosters sa mga immunocompromised, mga senior at healthcare workers. Kailangan pa kasi ng emergency use authorization mula sa FDA. Ang lumabas raw noon ay rekomendasyon pa lamang ng Health Technology Assessment Council o HTAC. Pinakamababa sa loob ng halos 100 araw ang mga naitala kahapon na aktibong kaso ng COVID-19. Base sa datos ng Department of Health kahapon, 49,835 ang active cases. Ikalawang sunod na araw ng mas mababa pa sa 4,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 na nasa 3,694. 3,924 naman ang mga gumaling, habang 227 naman ang mga nadagdag sa mga nasawi. Ayon sa DOH, isang laboratorio lang ang hindi nakapagsumite ng datos. Sa kabuuan, 2,772,491 na ang naitalang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Mahigit 2,600,000 sa kanila ang gumaling. Naglabas na reaksyon ang PDP laban Pacquiao faction sa plano ng Cusi faction na patakbuhin si Pangulong Duterte sa pagka-senador. Sabi ni Senador Coco Pimentel, nagpapakita ito ng desperado na ang grupo ni Nakusi. Nabibigay daw ito ng impresyon na wala silang malakas na kandidato at sumasakay lamang sa popularidad ng Pangulo. Personality politics daw ito, sabi ni Pimentel. Sagot naman ni Attorney Melvin Matibag ng Cusi faction, si Pimentel ang gumagawa ng personality politics ng payuhan daw nito si Senador Manny Pacquiao na tumakbong Pangulo dahil popular ito kahit na non-performer umano sa Senado. Kinukuha pa namin ang tugon dito ni Pimentel at Pacquiao. Si Senador Ronald Bato de la Rosa, na standard bearer ng PDP laban Cusi faction, suportado ang planong patakbuhin ang Pangulo na Senador. Sabi naman ni Mayor Isko Moreno, pinapayagan ito ng batas kaya kailangan ng repasuhin. Sabi naman ni Leody de Guzman, tigilan na raw ang paghahangad na magkaposisyon pa sa gobyerno si Duterte. Hintayin na lang daw nito ang kanyang mga kaso. Tumanggi naman magkomento si Senador Ping Lacson. Hinihingan pa namin ang reaksyon ang iba pang kumakarera sa pagkapangulo maging ang Malacanang. Nagkagulo na sa pila ng mga nagpaparehistro sa San Jose del Monte, Bulacan nang uminit ang ulo ng ilang hindi nakaabot sa cut-off o kaya inasingitan. Narito ang unang balita. Nagulat kami, lagpas na kami sa 300. Tila na baliwala na ang pandemic sa pila ng mga magpaparehistro para makaboto sa San Jose del Monte, Bulacan. Uminit daw kasi ang ulo ng ilan nang i-anunsyo na cut-off na sa 300 ang pila. Marami sa kanila magdamag ng nakapila. Nakasagutan pa ng ilan sa mga nakapila ang mga taga-barangay na nagbabantay. Hindi ho, may lista na nga ho kami. Wala listahan. Basta kahapon pa ho kami dito. May mga nagreklamo rin dahil marami raw sumisingit. Paano naman yung boto namin kung hindi kami makaregister? Dapat i-considered lang kahit mga 500 kasi kawawa naman yung pumipila. Nagbabaon. Marami pong sumingit dyan kanina. Kanina bilang na bilang lang po kami dyan. Tapos grabe ang sakit. Kaninang alas 5 pa kami ng hapon dito. Tapos may mga gabi lang pumunta dito. Tapos sila pa'y nasa unahan namin.
Sa isang mall sa Paco, Maynila naman, nakasalampak na sa sahig sa labas ng mall ang ilang gustong magparehistro. Bandang alas 4 ng hapon pa dumating ang ilan sa kanila. Doon na rin sila naghapunan at natulog. May mga ilang pabalik-balik na dahil 150 lang ang tinatanggap na mga walk-in sa mall. Pero umaasa sila makakasama na ngayong araw dahil itinaas na ang cut-off sa 400. Sobrang 4 days ko na to. Pang-apat mo na to na parating hindi nakakasama sa ano. Mahirap, sobra. Gusto lang namin bumoto. Mas maganda po talaga ilagay ibaba sa barangay. Kasi para lahat po nakakaparehistro. Magdamagan din ang pila sa isang mall sa Pasig. Ang ilan na dumating na noong alas 6 ng gabi, inabot ng madaling araw. Hanggang 500 ang cut-off sa nasabing lugar. Para sa unang balita, Jonathan Andal, Buong Puso, para sa Pilipino. Dapat daw imbestigahan ng Bureau of Internal Revenue ang kumpanyang Pharmalee Pharmaceuticals at ilang supplier nito. Pinuna kasi sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang hindi umano pagbabayad ng tamang buwis ng ilang opisyal ng kumpanya. Ayon kay Senate Minority Floor Leader Franklin Drilon, hindi nagbayad ng buwis ang Pharmalee noong 2020. Si Michael Yang, na dating Presidential Economic Advisor at guarantor umano ng Pharmalee, walang isinumiting ITR mula 2014 hanggang 2017. Noong 2018, 7,600 pesos lang daw ang binayaran niyang buwis, ngayong 208,000 pesos ang taxable income niya. Ang magkapatid namang Mohit at Twinkle Dargani, hindi raw kumpleto o kaya'y hindi mabasa ang ilang bahagi ng ITR. Ang lahat ng ITR ni Pharmalee Director Lincoln Ong naman, hindi rin daw mabasa. Ang Tiger Phil na nag-supply ng mga face masks sa Pharmalee, posibleng under-declared naman daw ang taxable income mula 2017 hanggang 2019. Sa computation ni Drilon, posibleng makakuha ng 7.5 billion pesos na income tax mula sa 42 billion pesos na mga kontratang in-award ng Procurement Service ng Department of Budget and Management sa iba't ibang kumpanya. Wala pang reaksyon ang mga binanggit at ang palasyo. Under the law, and under the regulations, those who bid for the supply of medical supplies, PPE, etc., should submit a certification of the taxes paid, etc. So this again would indicate the need for us to closely review how the PSDBM is able to get away with all of these apparent violations. Betrayal po of public trust yan. Yan o ang sinasabi yan. At culpable violation of the Constitution na po yung ginagawa ninyo, Mr. President. Kayo ang abogado nila. Kayo ang sumasagot para sa kanila. Kayo ang nagtatago ng kanilang katiwalian. Kayo ang dapat managot ultimately. Dumagsa maraming residente sa Quezon City Hall para makakuha ng financial assistance sa ilalim ng programang Pangkabuhayang QC. Yan ang unang balita live ni Alan Gatos sa Super Radio DCBB. Alan! Igan, daan-daang residente ng Quezon City ang dumagsa sa City Hall para humabol sa Pangkabuhayang assistance na ibinibigay ng lokal na pamalahan batay sa Quezon City Government. Ngayong araw na kasi ang paghahay ng aplikasyon para makakuha ng 20,000 pesos na puhunan. Mula pa kagabi ay nagsimula ng dumagsa ang mga tao. Sa sobrang dami, hindi na kontrol ang mga tao at nagkadikit-dikit na. Ito'y kahit pa mayroong mga tauhan ng Task Force Disiplina, QCPD at DPOS sa lugar. Paliwanag ng mga residente, malaking tulong sana ang 20,000 pesos upang makapagtayo sila ng sarili nilang negosyo. Mismo ang Quezon City Government para kasi ang humihimok sa mga residente na magsumite ng aplikasyon. Pero tila hindi inaasahan na ganito kadaming tao ang dadagsa. Ayon naman kay Rani Ludovica ng Task Force Disiplina, gumagawa na umano sila ng paraan upang makontrol at mapauwi na ang mga tao. Lalo pat hindi lahat ng nandito ay ma-accommodate para sa paghahay ng aplikasyon sa Pangkabuhayan Assistance. Igan? Maraming salamat, Alan Gatos. Pinakamalapit na weekend getaway sa Metro Manila ang Tagaytay. Tiyak na ma-enjoy na ulit ng mga pamilya ang lamig at magandang view dahil binuksan na ulit sa publiko ang picnic grove roon. Live mula sa Tagaytay, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan! Susan, good morning. Alam mo, kung wala kayong masyadong budget papuntang Baguio City tulad ko,
pero gusto nyo pa rin mahipan ng malamig na simoy ng hangin, abay perfect itong Tagaytay City para sa inyo. Maaraw ngayon dito pero malamig pa rin, nasa 22 degrees Celsius ang temperatura batay sa weather app sa aking mobile phone. Andito ako ngayon sa Picnic Grove, ito sa likod ko yung Bulkang Taal. Sa mga oras na ito, Susan, mangilan na akong nakikitang namamasyal dito sa loob ng Picnic Grove. Alas 6 ng umaga ito nagbubukas hanggang alas 10 ng gabi mamaya. Sa mga gustong mag-long weekend dito, pwede kayo magdala ng sariling pagkain at mag-picnic dito. Pero itong bad news, bawal pa rin po rito ang mga bata o menor de edad. Yung mga senior citizen naman, pwede na sila pero kailangan fully vaccinated. So dahil wala pa mga bata, yung Ferris wheel dito sa loob ng Picnic Grove hindi pa rin operational. Pero pwede nang mag-horseback riding dito sa halagang 350 pesos kada oras. At pwede rin mag-zipline sa presyong 300 pesos. Ang entrance fee dito sa Picnic Grove, 50 pesos. Samantala, hindi pa rin bukas ang People's Park. Ipinasara yon ang lokal na pamahalaan ng Tagaytay nitong Miyerkules kasunod ng pagdagsa ng mga tao doon, pati ng mga bata. Kausap ko kanina si Tagaytay Mayor Agnes Tolentino. Sabi niya kung makita niya mamaya sa kanyang inspeksyon na meron ng mas maayos at ligtas na sistema yung parke sa pagtanggap ng mga bisita, baka bukas na bukas din ay pabuksan niya na ito. Susan, paalala ng lokal na pamahalaan ng Tagaytay, doon sa mga pupunta rito, bawal, bukod dito sa mga parke, bawal din po yung mga bata sa mga restaurant. So kung magsasama pa rin kayo ng mga minor de edad sa bakasyon nyo rito sa may Tagaytay, pwede sila sa loob ng inyong mga sasakyan pero hindi naman sila sisitahin doon ng mga otoridad. Yan muna ang unang balita mula rito sa Tagaytay City. Ako po si Jonathan Andal, buong puso para sa Pilipino. Ikinasal na sa Filipino boxer at Olympic bronze medalist Yumir Marshall sa longtime girlfriend niya si Princess Galarpe. By the beach ang wedding ceremony ni na Yumir at Princess na na-engage last year. Present sa ceremonies ang Olympic medalists ding sina Nesty Petesio, Carlo Paalam at Heidilyn Diaz. Dumalo rin si Philippine Olympic Committee Chairman and Cavite Representative Bambol Tolentino. Congratulations and best wishes Yumir and Princess. Sa Numancia, Aklan, agaw pansin ng isang musuleyo na pinalibutan ng makukulay na dekorasyong bulaklak. Yan ang tradisyon ng pamilya Mantap bilang pag-alala sa namayapa nilang ina. Gawa ng magkakapatid ang mga dekorasyong plastic flowers dahil hilig daw ito ng kanilang ina noong nabubuhay pa. Kung hindi nga lang daw sila naapektuhan ng pandemya, mas marami pa raw sana ng dekorasyon ang ilalagay nila sa musuleyo. Balikan natin ang sitwasyon sa PITX kung saan inaasahang dadami pa mga pasaherong uuwi para sa undas at long weekend. Nagbabalik live si Bam Alegre. Bam. Bam, good morning. Habang dumarami na yung tao, nagliwanag na. Ito yung sitwasyon ngayon dito sa PITX, particularly sa Gate 5, may mga pila na naghihintay ng buso. Kanina, tuloy-tuloy yung dating ng mga bus trips, pero ngayon medyo bumagal ng konti yung supply ng mga bus habang lumalalim yung umaga, ika nga. At gayon pa man, habang dumarami na rin yung tao na naiipon dito sa PITX, ay may mga reminders pa rin mula sa pamunuan na huwag kalimutan ng health and safety protocols, particularly ang face mask. Ito ang latest mula rito sa Parañaque, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Dumepensa si National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. kaugnay sa COVID Resilience Report ng Bloomberg, kung saan kulelat uli ang Pilipinas. Ay kay Galvez, bias daw ang pag-aaral ng news agency na Bloomberg. Nakatuon daw kasi ito sa estado ng ekonomiya sa pagsusuri nila ng COVID situation ng mga bansa. Dagdag niya, dapat ay isinama rin sa basihan ng COVID cases, recoveries at deaths. Kinwestiyon din ni Galvez kung bakit 53 bansa lang ang kasama sa report sa mahigit 200 bansa sa mundo. Ipinuntunin niya na sa kalagitnaan ng peak ng COVID cases sa bansa ay hindi raw naubusan ng crematorium at oxygen supply ang Pilipinas. It's a biased comment considering that in every peak of every country, that's the worst place that you will be here. We never burn our dead. Hindi tayo naubusan ng mga krematory. We were able to fight with Delta. Na at least hindi tayo naubusan ng gano'ng oxygen. Sinimula na ng Commission on Higher Education ang bakunahan sa student-athletes. Ayon sa CHED, bahagi ito ng pagsasapiral ng panuntunan sa face-to-face training at games ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Ginawa ang bakunahan sa Jose Rizal University. Sa ngayon, na-draft at isinasapinal na lang daw ang mga guidelines para sa pagsisimula ng face-to-face training at games na halos kapareho ng guidelines sa face-to-face classes.
Ang NCAA puspusan na ang paghahanda, lalo't malaking tulong daw ang pagbabalik ng face-to-face sports sa physical at psychological aspects ng mga atleta at ng mga estudyante sa Kabuuan. Ang mga susunod na student-athletes at iba pang mga estudyante ay babakunahan na ng kani-kanilang eskwelahan. At silipin natin ulit ang Baguio City na malapit na ulit nating mapasyalan. Bumabalik si Darlene Kay. Darlene! Ivan, nauna na nga ako rito sa Baguio City na sigurado akong miss na miss nyo na. At bagong opisyal na pagbubukas nito para sa mga turista sa Lunes, hayaan nyo akong ipakita muna sa inyo yung ilang pamilyar na tanawin dito. At narito nga ako sa Burnham Park, isa sa mga kilalang pasyalan ng mga turista. At katulad ng nakikita nyo ngayon, kakaunti lang yung mga tao dahil mga residente pa lang ng Baguio City yung pwede rito. Doon sa gawing kanan, narito naman yung mga bangka na pwede ninyong rentahan. Mula Lunes, November 1, pwede na uli ang mga turista. Pero mga fully vaccinated lang yung pwede. Papapasukin ang lahat ng edad. Basta kapag 12 to 17 years old, dapat magnegatibo sa RT-PCR o antigen test. Optional naman para sa mga batang edad 11 pababa. Ivan, hinihintay na yung mga kapuso natin ang Baguio City, pero habang naghihintay naman sila ng Lunes ng November 1, pwede na muna silang mag-register sa Visita app website dahil yan yung kakailanganin nila para makapasok dito. Yan ang unang balita dito sa Baguio City. Ako po si Darlene Kay, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.